Kamusta mga katatay? Kamusta? So, for today's video, meron po ako ibabagi sa inyo na tingin ko ay solusyon dun sa ilan nating mga kapwa na gustong matupad yung kanilang mga pangarap. So, yun, alam ko naman lahat tayo ay may pangarap na magkaroon ng sarili-sariling properties o yung bahay at lupa. Kaya lang minsan, nagiging problema kapag nag-browse tayo through Facebook and other site, nakikita niya na ang taas ng down payment and then yung equity minsan umabot ng 1 to 2 years bago natin matapos. So, itong video na to is para po sa inyo, para magkaroon din kayo ng iba pang option na meron palang medyo mas mababa yung halaga kumpara dun sa mga brand new, pero properties pa rin po na mapupunta sa atin pagdating ng araw. So, panoorin niyo po itong video na to at i-share niyo na din po dun sa mga kakilala niyo na gustong magkaroon ng sariling property. Good day and welcome here in Katatai Vlog. Charity Vlog. Mota Vlog and Trivia. Travel Vlog and Tips. Food Vlog. Philippine Sea Vlog. Philippine Update and Trivia Vlog. Herbal and Healthy Food Vlog. Personal Vlog. Stay safe and God bless everyone. So yun mga katatay, browsan natin sa Google Chrome at ilag natin yung pagibigfund.gov.ph and enter tayo. And once makapag-enter na tayo, i-click lang natin itong properties for sale. So tama po yung nakikita nyo. True, pag-ibig din po itong gusto kong ibahagi sa atin, sa ating lahat. So once na maklik na po natin itong properties for sale or acquired assets, meron po dito mga quick links. Yan, housing loan affordability calculator. So dito, makikita mo yung hanggang kung magkano yung pwede mong i-loan base dun sa income mo. So meron din ditong steps to purchase acquired assets. So naka-detalye na to kapag gusto mong mag-avail nga ng properties dito sa pag-ibig. So checklist ng requirements, so nandito na rin. And list of negotiated sale or highest operators and highest bidders ng mga, ito yung mga nanalo sa mga biddings po. So yun, pag pumasok na kayo dito sa properties po sila, acquired assets, diretso na kayo dito sa baba. And dito sa baba, makikita nyo yung tatlo. Yung properties under negotiated sale, properties under public auction, no discount, or public auction with discount. So kung gusto nyo yung mas mura pa talaga, dito na kagad kayo pumunta sa public auction o yung with discount. Okay, di pa tayo dito sa ano, sa properties under negotiated sale. And punta tayo dito sa NCR branch. Batch number 15103. So, duration of acceptance of offers, January 31 up to February 5, 2022. And, so yan po, yan lang yung araw na pwede kayo mag-submit na bid offer para dun sa mga property na binabenta. And kung NCR branch kayo, ay ang Dropbox location lang ay matatagpuan sa Show Boulevard and sa Dasmariñas, Cavite. So, doon lang po allowed maghulog ng bid offers. So, during pandemic last year, and until now, alam ko, pinapush nila yung ipadala na lang through Lalamove or through other courier yung bid offer natin. So, yan. So, for January 31 and until February 5, ang date of opening offers is February 7, 2022. So, ibig sabihin, doon nila bubuksan yan and mag-witness din yung taga-COA and then yung mga representative ng pag-ibig
At dyan po malalaman, bubuksan nila isa-isa yung lahat ng envelope na sinabit sa kanila and makikita nila doon kung sino yung pinaka-highest bidder. At syempre, sila yung mananalo. At kung may pagkakataon naman na nagkaparehas kayo ng offer, ang rules nila dyan magtotoss coin lang. And kung sino yung mapili, siya na talaga yung panalo. Or may pagkakataon din na hindi nag-backout yung isa, nag-backout yung nanalo. Ang mananalo ng property, yung kasunod niya na mas mataas din ang offer. So, yan. So, check natin to. Yung details itong batch number 15103 na to. So, yun. Invitation to submit. Offer to purchase. Yan. So, yung details ng batch number nandito. Yung area, location, properties, nandito rin po. So, Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Metro Manila, and Rizal. For those area na nabanggit, ay merong available units na 498. So, ayan. May general guidelines. And nakalagay dito na the list of the properties for negotiated sale may be viewed at yun, sa site ng Pag-ibig. And then, nakalagay din dito na the property shall be sold on as is or is. So, since acquired asset nga siya, so as is or is na yung mabibili niyo po dito. And then, so yun mga tatay, punta tayo dito sa baba. And, ayan. Makikita niyo dito yung mga properties na nabanggit dun sa taas. So, may ibang type. Merong condominium, may condo with parking slot, merong lot only, merong single attach, double attach, townhouse, duplex, row house, quadruplex, and yun, ang dami. Tapos, since madami naman kayong pagpipilian po dito, makikita nyo rin po dito yung detalye talaga. Kung yung item number, property number, property location, yung type, yung title number, lot area, floor area, minimum gross selling price. Yan po. Tapos, appraisal. Yan. Tapos, yung remarks. So, yung mga tatay, pagtitingin kayo dito, ang tingnan nyo lang sa remarks palagi, yung unoccupied. Yan lang. Pag may occupied na nakalagay, skip nyo na yan. Huwag nyo na pansinin yan. Dito na lang po kayo sa unoccupied palagi, titingin. Okay? Tip po yun, tip. Para po makaiwas kayo dun sa problema na pwedeng kaharapin. Kapag occupied kasi, meaning, merong nag-squat doon sa property. So, illegal yung pagtira doon sa property. So, hayaan nyo na yan. Huwag nyo nang pansinin nyo. So, dito tayo sa mga lot only. Ayan, lot only. Tulad ito, mura oh. Ayan, mura yung mga tatay. Unoccupied. Good. So, merong 64,000, 35 square meter, merong 58.4 square meter, 233,000 lang, and merong 111,000, 68, 216,000. O diba, ang mura lang po niyan, kumpara dun sa mga nakikita nyo sa ibang site, na ang mahal. Kumbaga, ano pa lang yan, equity mo pa lang yan doon sa ibang nakikita nyo sa internet. dito, meron na kayong ano yan, sariling lote. Ay, kung may pang-cash kayo, ay cash nyo na lang. Mas nakakamura pa. Tapos, meron din namang million. Pero meron ding may house and lot na and half million lang yung price. So, dito ka na, diba? Apply mo na yan. Or, mag-bid ka na.
Oh, meron din dito. Ano lang, oh. So, yan. So, yun, marami naman po talaga dito ang magbibili ang mga tatay. And, hopefully, makatulong po ako dun sa mga pagtupad ng pangarap nyo pagdating sa properties. So, i-share nyo po ito dun sa mga taong nangangarap din na magkaroon ng sariling properties. So, may mga row house dito. Oh, 300,000 lang siya. Ay, kaso occupied again. So, piliin lagi po na unoccupied siya. Tapos, lahat naman ng requirements or katanungan nyo, masasagot po dito sa baba. Kasi nandito naman lahat ng requirements. Ayan. Nakikita nyo po lahat dito. And then yung forms, nandito lahat po. Simula sa pag bid offer, nandito lahat, registration, ayan, offer to purchase. So may mga details po na kailangan i-input nyo dyan na correct, malinis, and malinaw ang pagkakasulat. Ano na yung amount in words, address, na kompleto po. So, lahat ng asset, may kanya-kanya pong form yan. Ayan, tulad po nito, may nakalagay negotiated sale for judicial entity or for individual buyer. So, mayroon pong mga specific firm. So, ayan. So, paano ba mag-bid? Ito yung instruction to bidders. Ayan. So, ayan. Una ay yan po. Titingnan nyo dun sa taas yung list na yon. Pag nakapili na kayo ng location, yung number 2, inspect nyo yung property. Kasi as is where is po yan. Kung ano yung makita nyo, yun na yun. Yan. So kailangan bago kayo mag-apply nung sa pag-bid, bago kayo magpasa ng bidding, make sure na napuntahan niyo muna yung property para makita niyo talaga, ma-confirm niyo talagang unoccupied siya. Number 3, yung secured offer bid form. So may form po ito dito sa pinakababa nito, makikita niyo mamaya. Tapos yung number 4, so yun po, yung bid forms. Dapat meron kayong accomplished na bid form. So, nakalagay naman dito, should be properly accomplished to avoid disqualifications. So, apic signature din po. Kailangan kompleto talaga. Yung bid offer, words, amount, kailangan kompleto yun. Number 5, yun, maghihiwalay po yung registration bid offer and yung mismong bid offer nyo sa dalawang white envelope. Tapos, idadrop po yan sa piling pag-ibig branch. For Manila nga po is Shaw Boulevard and Das Marinas lang for NCR branch. Tapos, so yung nilalaman yung mga envelope natin ay kailangan kompleto po yung mga pinilapan yung bid offer forms. Meron din siyang 3 specimen signatures, kasama din yung payslip at least 1 month para sa mga installment po. Tapos SPA para dun sa mga makikisuyo. Pero usually kapag hindi ka naman makikisuyo, ikaw talaga yung nag-a-apply. Hindi nyo na po kailangan yan. Tapos, signed copy of instruction to bidders po. Ayan. So, nakalagay din dito yung cut-off ng submission until 4 p.m. nga lang po. Tapos, ayan, kasama po sa requirements din to. Yung instruction to bidders, ipiprint nyo po yan. Ayan, that's yan. May signature over printed name. Tapos, ito po yung registration form, sealed, public bidding. Kailangan kompleto po yan.
dalawang kopya po yan kasi yung isa po dyan sa inyo, yung isa isa-submit. Tapos ito yung form for offer to bid. Ayan. And yun lang. Kapag nagawa nyo na po yun, nakapag-submit na po kayo, malalaman nyo na naman po kung kayo ay nanalo or hindi sa bidding. So ito yung sample loan calculator. Makikita nyo rin sa pinakababa. So actually, napakaganda nitong setup ng pag-ibig nito kasi nandito na lahat. Even yung firm, nandito na rin. Yung computation, makikita mo rin kung magkano yung pwede mong i-loan. So yan. So yun ang mga tatay at sana ay nagkaroon kayo ng idea. And sa susunod nating video ay mag-share ako sa inyo ng experience natin dito sa pag-avail ng acquired assets. So yun lang. And ingat kayo palagi and God bless everyone.